Ngayon, nang umedad akong 60, ang ngayon, maligayang maligaya ako. Maghanap buhay. Bata pa ang tantsak. Kasi ako, ega ako nga, ang pakiramdam ko sa sarili ko, talagang kaya ko pa. Gusto kong bumili, may pabili ko, gusto kong kumain, may kakainin ako. Yun lang ang masarap na sa buhay ko eh. Ang aming nakapunda, nagpapasalamat na ako at may panghanap buhay na kami. Nung lumaki ko, na mahirap, ang magulang ko, mas gusto pa nila na pinaglalaba ko sila. Dahil sunod-sunod nga yung mga anak ng nanay ko. Hindi ko makakalimutan na ang mga ka-eskwela ko, kumakain ako, hindi. Kaya sa panahon nung kahirapan talaga ng tatrabaho sa bahay, lahat ng trabaho, hanggang alas 12 ng gabi, ginagawa ko yon. Pagdating ng alas 5 ng maga, nadala ng kawalan, gusto kong mag-aral, hindi ako mapag-aral ng magulang ko, kasi dala ng kawalan ng pera. Ngayon, ang sabi nila, mag-aasawa lang ako, nag-asawa ako. Nagsusunong ako na isda hanggang sa pinda na naman para kumita at mapag-aral ko mga anak ko. Ang mga anak ko, inisip ko talaga yung kaginawaan nila dahil hindi na abutin yung inabot yung pira. Ngayon, yung isa, nakagat ng aso na dinala namin sa San Lazaro, hindi rin namin na-survive na makamabuhay siya. Tumutulo laway ang sigaw niya, Nanay, bigyan mo akong tubig. Ngayon, bibigyan mo naman ng tubig. Parang ibig kang kagatin. Sabi ko na kung tatakot ako. Hanggang sa yung isa ko, nilagnat, o yun din, namatay din yung anak ko. Ngayon, yung aking first year, 14 anyos, yun, hindi rin nakakaligtas. Gawa nung dinala ko sa hospital, na dinating nga sa akin, nakabaong yung anak ko. Ala, parang yung upo ko na yun, ganun, alang. Kanya sabi ko, nung makuha na ko, sabi ko, anak ko ba yan? Para bang hindi ko marang kung ano yung bigla. Hindi ako makaiyak, basta nakaganyan lang ako, tanga. Ala, ang hirap ng buhay ko, ayaw kong padanas na sa anak ko tsapo. Ay nadaanan ko nga ang mga tauhan ng ASCII hanggang sa inalok nila akong puhunan. Ito, inabot ko na nga itong ganito. Layunin namin sa ASCII ay upang matulungan ang mga kliyente sa pangsimula sa negosyo, sa financial, gano'n. Dahil nagkakaroon kami ng mga trainings and seminar, gano'n, para sa mga... Sa atin, utulungan namin silang humanap ng mga buyer ng mga produkto nila. Halimbawa, yung palay, mahanap kami ng mas mataas na presyo para doon sila makapagbenta. Ang dilingid sa kaalaman ng marami na marami pa rin kapuspalad na yun niya, wala silang pinagkakakitaan. Kung meron man, yung panapanahon lang, anong seasonal lang. Na-inspire ako kay Ate Conchita dahil sa sipag at galing niya sa pagnenegosyo na. Sa pamilya. Kaya ang kayamanan, mananakoy rin. Pero yung pinag-aralan, hindi pwedeng nakawin ng tao. Kasi, asa sa inyo na, ang ikabubuti nyo kapag kayo marunong. Yung bang, oh, ito, kung dami ito, sa mga anak ko,
mahalin nyo ito dahil ito, pinaghirapan ko talaga sa mundo ko yan.